Nakausap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaanak ng dalawang nasawi sa unang bugso ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Umabot na sa 2,000 ang patay sa pag-atake ng Hamas at mga airstrike ng Israel sa Gaza Strip. Pero hindi pa inirekomenda ang mandatory repatriation para sa mga Pilipino. Saksi si Ivan Mayrina. Sa lupa man o sa dagat, hindi tinatantanan ng Israel ang Gaza sa 5 araw ng pagpapakawala ng airstrikes laban sa Hamas. Mahigit 1,000 na ang patay at mahigit 5,000 sugutan ayon sa Gaza Health Ministry. Ayon sa Israeli military, ito magdamag. Mahigit 200 ang target na ginagamit umano ng Hamas sa paglunsad ng mga pag-atake ang pinatamaan ng mga fighter jet ng Israel. Pero ayon sa Palestinian media, tinamaan din ng airstrikes ang mga bahay sa Gaza, pati ang isang refugee camp. Isa sa mga naiipit ang Palestinian journalist na ito sa Gaza. I was trying to explain things but I think you can hear them now. 3 beses na raw siyang nag-evacuate sa iba't ibang gusali mula nitong Sabado. That's the view from the balcony. There is literally no view. You can't see anything. We went to our friend's house only 10 minutes. Like, I only entered the bathroom, then they called them. We will bomb. You have to evacuate. Evacuate to where? Like, evacuate to where? It's not safe. Ayon sa Defense Minister ng Israel, ang opensiba mula sa ere, susundan ng opensiba mula sa lupa. At lalo lang daw itong paigtingin bilang ganti sa pag-atake ng Hamas sa Israel nitong Sabado, kung saan nasa 1,200 ang nasawi at mahigit 2,000 ang sugutan. Kasama rin ang mga patay matapos pagbabaralin ng Hamas fighters, ang mga kibbutz o mga komunidad na itinayo ng Israel malapit sa border ng Gaza. Isa sa pinakamatindi ang pinagdaanan ng kibbutz ng Kfar Aza, kung saan pinasok at pinagsusunog ng Hamas fighters ang mga bahay. Hindi pa malinaw kung ilan ang patay. Absolute pure hell that broke loose and destroyed everything that we know. There's no going back from this. Nasaksihan din ng ilang Pinoy ang pag-atake sa mga kibbutz. Gaya ni Rebecca Sabado, nakita kong paano pinatay ang kapitbahay kabilang isang Pilipina na nagtatrabaho rin sa kibbutz. Yung dalawa sa gitna naming bahay, yun yung patay. Pinagbabaril nila pumasok yung mga Hamas. Kinumpirma ngayon ng ating gobyerno ang 2 Pilipinong nasawi sa unang bugso ng pag-atake ng Hamas sa Israel nitong Sabado. Ang isa, Tubong Pangasinan ng Pinay caregiver na bagong kasal pa naman. Yung isa po ay habang pinepwersa ng militante mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver. Ang ikalawa, lalaking Tubong Pampanga. Yung isa po ay pinatay, isa po siya dun sa mga natangay. Inaabangan pa ang DNA testing ng isa pang labi para matukoy kung ito ang sa isa pang Pinay caregiver. Isang Pilipinong sugatan ang nagpapagaling pa sa ospital. 3 Pilipinong hinahanap pa raw. Pero maaaring madagdagan pa yan dahil marami pang hindi makontak ng kanilang kaanak batay sa tawag sa embahada ng Pilipinas doon. Nagrekomenda na ng tigil deployment pero hindi ang mandatory repatriation sa mga Pinoy. They're not recommending it now and as the ambassador has mentioned, the killings happened on day one and the situation has considerably improved since then. Alert level 2, meaning restricted deployment. We're not going to deploy new workers. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Makaigan, samahan nyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.